Yun guys, sobrang layo, grabe. Puro paakyat yung daanan papunta. Halata naman sa hingal ko, 'di ba? Saka sa tagak ng pawis ko, sa bunbunan ko, kamusta naman 'yan? Pero sabi nung guide natin, nandito na tayo sa ano, nandito na kami sa taas. So yung lahat ng susunod puro pababa na. So mas madali na raw 'yon papunta. Sana pagpunta natin sa spot, mapunan yung pagod natin. Kung worth it ba yung pagod, grabe. Hindi ko inaasahan na ganun kalayo. Usually kasi pagka pupunta ako sa ganito na alam kong malayo, nagpe-prepare ako o nagpapakondisyon ako mga ilang araw, ganyan. Pero yung ngayon kasi biglaan, panay kasi ulan, tapos nakahanap tayo ng tiyempo na hindi umuulan para makagawa ng content. Kasi pagpasok kasi ng bare months dito sa Kamsur, talagang maulan na. Pasok na yung mga bagyo. So yun, sige. Balikan ko kayo mamaya pagka madaanan natin yung mga ano, medyo napagod na ako. Yan guys, doon tayo galing. Nakikita nyo yan, yung tubig na yun. Doon tayo galing kanina. Doon pa sa unahan yan. Ganun kalayo yung inakyat natin. Medyo nakapos na ako ng hininga, pero andito na eh. Kalahati na raw eh. Kaya tuloy na namin. Sayang kasi. So ayun guys, wala nang intro kasi sa pagkakataong to, pagod na talaga ako kakalakad at wala nang pumapasok sa utak ko kundi pahinga at makarating sa pupuntahan natin. Sa mga lagi kong kasama sa biyahe, salamat at sumama ulit kayo ngayon. At kung ngayon ka na nakasama sa akin, huwag mo kalimutang panoorin din ang mga naunang biyahe ko. Huwag mo din kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share ang mga biyaheng ito para mas marami na tayo sa susunod na mga biyahe. Huwag mo din kakalimutan ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na biyahe natin para hindi ka maiwan. Sa ngayon, hindi ako magbibigay ng clue kung anong pupuntahan natin. Mas maganda kung lahat tayo ay masosorpresa, diba? Oo, tama ang rinig mo. First time ko lang din mapupuntahan ang lugar na ito. Kaya kahit halos pamatay na ako sa pagod o mas makalbo pa lalo, go lang ang lakwatserong kalbo. Siya nga pala, salamat sa iyo Sir Ricky Abasola sa pag-guide sa amin. Ang tiyaga mong maghintay sa akin. So ano guys, handa na ba kayo? Malapit na daw tayo, sabi ng guide natin. Andito na po tayo.
Welcome to Binangkaan Falls ng Barangay Igbak, Puhi, Camarines Sur. Sulit ang pagod natin dahil napakaganda talaga. Excited na din ba kayong subukan ng tubig? Ano pang ginagawa natin? Tara na, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Guys, hindi natin susubukan ang pumunta sa ilalim ng falls dahil sobrang lakas ng tubig nito dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. For safety reason na din dahil may mga bato na kasamang bumabagsak galing sa itaas. So guys, just enjoy the view. Thank you.
Sa biyahe kong ito ay may pinaalala sa akin at tumatak ng gusto sa isip ko. Tulad ng biyaheng ito na sobrang layo, mainit, nakakapagod at munti ka na tayong sumuko. Ang buhay din ay punong-puno ng pagsubok at paghihirap. Nasusubuking durugin ang ating pag-asa para magpatuloy. Ngunit kung kakapit tayo sa natitirang maliit na pag-asa at lalapit tayo sa Diyos, ay mararating din natin ang magandang bagay na ating ginawang dahilan para magpatuloy sa buhay. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Muli, ako si Papa Reg, ang lakwatserong kalbo ng Camarines Sur, ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa makabuluhang biyaheng ito. Aasahan ko ulit kayo na sumama sa susunod na biyahe ko, ha? At ako'y pansamantala munang magpapaalam sa ngayon.